Mga kaibigan, bayanin niyo ibahagi ko itong isang balita ho, no? Nais nating ibalita para na rin sa kaalaman ng mga nakakakilala sa kanya, mga kaibigan na hindi pa nila na babalitaan, si yung kaibigan ho natin, si Christopher Chris Cristobal, pumanaw na po sa Japan eh. Noong November 1, siya po ay isang musician, folk singer, na ating nakasama nung araw, kaibigan natin. Ito ay binalita sa atin ng kanyang anak na si Tupi o si Chris Jr. Eh, natatandaan ko tong anak ni Chris eh. Dinala niya ako dun sa bahay nila, yan eh, yung anak niya. Eh, isang taon pa lang yata yan, nung makita ko yan. Yung si Criso pumanaw nung November 1 sa Japan. At nakremate na po siya nitong November 5, Martes po yan. Pero hindi pa malaman kung kailan ang pecha na maibabalik dito sa bansa yung kanya mga labi. Ha? Tagal kong mabait ito eh, si Chris eh. Mabait sa mga kasamahan niya sa trabaho. Ha? Matagal ho naming kaibigan. Halos yung kaibigan ko, kaibigan niya, mga kaibigan ko rin. Parang isa lang yung inyong circle. Ganon eh. Ha? So, you know, pumanaw na, pero pagbibigay alam ho daw nung kanyang anak na si Chris ay kung kailan ang pecha na ibabalik dito yung kanyang labi sa Pilipinas para iburol sandali. Mga buto na lang ho eh, yung ibabalik dito eh. Kasi na-cremate. Pagbibigay alam na lang daw nung kanyang anak na si Tupi, si Junior, mga kaibigan. Bueno, tayo po ay magbabasa rito ng mga reaksyon at saka ng mga pagbati. Ngayon natin ito, magagamit itong laptop na... Ika nga po, ay galing sa tropang Lapid Fire. Salamat nga po pala ho sa ano na ito, sa inyong pinagtulong-tulungan ha, para magamit natin dito sa ating programa. Si ano nga pala, pinasasalamatan ko si Minerva Martinsen ha, kasi nag-message siya. Marami siyang ilang oras daw siyang nakinig sa YouTube, mga kaibigan, nung ating mga nakaraang programa. Pinanood niya yung YouTube. Bueno, sa YouTube, nabanggit na rin lamang natin, binabalita ko rin ho sa inyo na mula nung May, meron binuksan na Lapid Fire channel sa YouTube. May lang ito eh. May lang. Ano? Anong buwan tayo ngayon? November, di ba? Alam mo ninyo, ang views natin, umaabot na ngayon sa mahigit, humigit kumulang, 8,500,000 views na. 500,000 views sa YouTube. Mga kaibigan. Nabanggit ko na yata eh. Di ba? Na ganun karami na. Kasi nung tinignan ko ulit, tumaas pa eh. Binanggit ko alimbawa nung isang gabi. Nung gabing yun, tinignan ko ulit yung views. Bay, may 100,000 kagad ang tinaas eh. Mga kaibigan eh. Wala hong halong kalukuhan yun. Hindi ho namin na hinaluan yun. Pero papasalamat tayo sa inyo pong suporta at pagtitiwala. Yun nga, si
Yung kaninang binanggit natin na nag-message, sabi niya, basahin ko lang ha, yung portion ng kanyang mensahe, mga kaibigan. O, babasahin natin. Ang sabi niya, thanks for your revealing expose of Arab's wickedness. Ha? Hindi ko na sasabihin niya, baka mapasubo pa siya. I also would like to say that you had me laughing about your comment of, ayan, blank. Wag na, I'm not tuloy. Anyway, please, ano to, sabi niya, I would like to say that there are many people like me who admire you for the kind of job that you do. Ayun, salamat po, ha? Ayun lang. Hindi ko nababanggitin yung mga nilalaman. Mahaba-haba yung kanyang kwan, yung mga kanyang comments. Eto, mag-umpisa na tayong bumati at bumasa po dito. Siyempre, batiin ho natin, ha? Si Arlene Tanyedo Varias na at yung kanyang husband si Ramon sa the Netherlands, sa Amsterdam. Si Andres Bonifacio ng Michigan, binabati natin. Si Joe Delemo, sana makipagtulungan si Duterte kay Robredo. Napakasinsero ng sinabi ni Vice na hindi na sa natitirang panahon ay magtulungan sila. Tama yun. Maganda yung suggestion nyo. Kaso may mga gusto, isabotahe yun. Yun ang mahirap eh. Ngayon pa lang, makikita mo na eh. Hindi welcome yung pagsasama. Di ba? Tama yung sinabi niya. Nakalimutan kong banggitin yun eh. Maganda yung sinabi ni Robredo eh. Sabi, Mr. President, tatlong taon na lang kayo. Di ba? Huwag nyo isipin, ano, may panahon pa para magtulungan tayo. O, masama mo ba yun? Pag may nagsabi nun na masama yun eh, babambuhin ko ulo eh. Si Luningning Mabasa Barawid po, nanonood din sa atin. Sabi ni Carolina Luge, marami kaming mag-pray kay BP Leni Kapersi na maging successful siya sa binigay na pwesto ni Digong kahit na delikado, peligroso, protektahan, sabi niya Lord, protekta si Joel De La Cruz, nanonood po. Edgardo Lim ng New York, katakot-takot talaga yan, 100% na tama ka. Si katropa nating Rosemary Victoria Court na yung ating live jamming dati. Kabalik na ba si Rosemary from Ilocos? Si Chuchi Arcilla, siya rin daw ay nananalangin, ha? Kababayan daw siya from a very good family. Diana Sayas Kirante, good evening. Palaging nakikinig ang asawa ko sa iyo from Winnipeg, Manitoba, Canada. O, pakibati na lang nyo kami sa inyong asawa. Si Joe De Lemos, bulok talaga politika sa atin. O, si, sandali ha. Si Ari, sa pag-upo ni Lenny, sabi ni Arlene, bago niya pwesto ang maging team song niya, Send in the Clowns. Hindi, ang pinakamaganda ron, ano ang paghahandang ginawa ni Lenny Robredo para hindi magawa sa kanya yung mga posible na pwedeng gawin sa kanya? Kamaniwala niya, yung suporta kunyari, hindi totoo yun. Hindi pa ano yun, hindi mo pa subok yung mga yun. Di ba? Baka suportahan kanya para bumagsak eh.
Mahirap yun magtiwala sa mga yan. O kaya di mapuksa ang illegal drugs kasi ultimo mga opisyal ng gobyerno ay sangkot. O alam naman nila yun eh. Kaya kung ako, si Lenny, di na sana ako sumali. Eh hindi, hindi natin mapapangunahan si Robredo kasi baka meron siyang secret weapon, di ba? Oh, ang importante, willing siya makipagtulungan, di ba? Oh, kaya doon napapamali niya yung mga paratang sa kanya ng kung sino-sinong mga matatabi lang ang dila naka Susmar Yosef. Sabi ni Drob Rodriguez Tobil, sa tingin ko po, Ka-Percy, kapag kurap ka na, kakampi, ano? Diyan, ano, tumatalon. Ano to? Ito na din pinag-pray namin na huminto ang patayan sa drug war. Kasi halos mga mahihirap ang biktima at yun din naman hangad ni B.P. Lenny na makaligtas man lang. Sabi ni ano yun, Carolina Lugi. Si ano to? Out si June Di Valencia, katropa natin, no. Si Arlene, nabanggit na natin. Si Cecil Belen. Good evening, watching from Antioch, California. Advice mo, advice to Mrs. Robredo, sana isama niya sa staff niya sa bago niyang pwesto, Administrasyong Duterte, sina ex-Mayor Lim at Baguio Mayor Magalong. Pwede. Maganda yan, ha? Pwede. Kung tatanggapin. Si Aida Trillana ng Paris, France, nanonood po sa atin. Sa umpisa pa lang, dami ng against, kaya nakapaligid kay Digo ngayon. Kung walang cooperation sa mga nakapaligid, siraan lang ang mangyayari. Yun na nga eh. Sana pinagandaan nyo ni, ano, ni Vice President Lenny, if in case. Kasi ano siya eh. Sincero yung ano niya eh, di ba? Wala siyang iniisip na masama eh, laban sa iba. Sila nag-iisip ng masama laban sa kanya. Good evening, Ka-Percy. Sabi ni Chung Sun Yang. Ricky Valero, nanonood from Pulilan, Bulacan. Si Tins, ano to? Halili Machon ng Salt Lake City, Utah, USA. Si katropang Jorge Beichong sa Tokyo, Japan. Si Flores Roldan, ha? Ricky Ramay daw siya kay Chris sa ano to? Musician ito sa South Korea naman si ano? Si Roldan Flores. Anabel Tashiro ng Tokyo, Japan. Isa rin ho yung singer, jazz singer. Si Eduardo Aquino. Hindi kaya nasa likod ni Lenny ang Amerika? Laki naman ang likod niya. Si ano, si... Hindi naman, unang-una, hindi naman si Lenny ang nagpresinta. Ano ba kayo? Si Lenny ho, inalok. Pambira. Kaya, yung bumabanat doon sa inalok, mali na yun eh. Di ba? Inalok yan eh. Ano? E di yung nag-alok ang banatan nyo. Yun yung nakapagtataka sa mga supporter ni Presidente Duterte. Yun ang dapat na mangyari, ha? Alam nyo kung ano? Oo, kayo, ha? Tigil nyo yung pagbanat nyo dyan. Ha? Oo. Pagka si Presidente nagsalita, tamimi na lahat yan, di ba? Si... Ano ito? Dali. Parang ano? Gilbert Silvestre.
Yan. Nanonood from Alpareta. Saan daw yun? Alpareta. Georgia, USA. Yun. Si Marlene Rojas na ating katropa ay nanonood din po. Magaling na artist yan. Si Mel Rualizo ng Stockton, California. Oh, si Noel Campos ng Pittsburgh, California. Emmanuel Celso ng Rancho Cucamonga, California. Si kaibigan nating Rudy Santos ng California, dating musician din po, bandang Horoscope Band. Si Silvio Lugarte. Oh, si hindi pala pwede ito, no? Hindi pa ako marunong na ito, eh. Pasensya, ha? Pag-aaralan ko pa to. Oh, si Susana De Los Santos na ating katropa, nakikinig siya at nanonood FB Live, basabay, radyo. Oh, si Arnel Mercado, from Winnipeg, nanonood sa atin, Canada. Samang may bay sa Amerika, lahat ng abinyo, senaryo na tumbok mo. Si tinutukoy niya siguro yung kay Vice President Lenny Robredo. Si Gilbert ay nabanggit na natin, katropang Rosita DC. Nanonood naman siya rin sabay sa Channel 224 ng Sky Cable. Ha? Si Eden M. Leyba ay nanonood din po sa atin, ano po, ha? At siyempre, yung mga kasamahan niyang nanonood din po sa atin, mga kaibigan, turuan mo nga ako nito, Juan Abrail, si Jerry Reyes. Birthday pa lang kahapon ni Jerry Reyes. Happy birthday, Jerry, belated. Ka-birthday mo pala si Abby. Marlon Lupena Constantino. Hindi malabong umabot sa ganong kalaki ang views sa YouTube. Maganda at informative ang programang Lapid Fire. Salamat po. From West Covina, California. Si Jenny Monroy Ligaspi, hindi ako nagsawa panoorin past episode mo sa YouTube. Yun, ha? Salamat po, ha? Kasi late na nga na i-load dito, eh, sa YouTube, eh, pagkatapos pa ng programa natin, eh. Oh, at saka ang YouTube kasi, accurate yan sa views, ha? Yung number of views niyan. Muntik nang magkatotoo sinabi mo na dagdagan ng 1 million ang views nung nandung kami. Ganun ba? Sabi niya si Susana. Si Bakya Onsa, wag na lang ipasa kay Lenny ang obligasyon niya. Ituloy na lang ni President Duterte. Eh masama nga niyan, eh. Baka siyempre pag kami nangyari, under her watch, check na lahat na yan, ibibintang na sa kanya, gagamitin ng propaganda yan laban sa kanya. O yan, yan na yung lubid na binigay sa'yo, di ba? Para magbigti ka. Yun yung make or break, eh. Ngayon, pagka meron naman siya man nakahanda at nagawa niya, wala na, patay na sila. Hindi na sila makakatakbo. Di ba? Eh, hindi naman yun ang, mukhang hindi yun ang plano, eh. Di ba? Oh, si Glenn Caraang, nanonood from Florence, Italy.
Oh, mga kaibigan. Ba, nakauwi na pala si Rose. Si Carmela Torres Balcos, nakatropa natin. Ha? Oh, si ano to? Ayun, nabanggit na natin yun eh. Si Joe De Lemos, kabado na si Bongo. Sabi niya, si Ramon Palliera. Oh, God bless, Lenny Robredo. Ingat ka lang. Oh. Baka lungganisang bigan at tabako. Ba, may dala kang lungganisa? Oh. Si Bowax Aberco. Ha? Si Erwin Gutierrez ng nag-isamba si Erwin. Simula, sabi niya, ito ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Sana nga po. Magkaisa tayo. Walang masama ron eh. Magandang gabi po. Pagbati po mula Rabi, Kingdom of Saudi Arabia. Tama ba, Bigkas Kuro, Rabi? Ha? Si Pedro, si may unang hulihin ni BP Lenny yung Davao Drug Lord. Si Liam Wu, good evening. Sana tuloy-tuloy na ni Yormi Isko pagpapaganda ng Maynila, pati ekonomiya. Oo, yun. Tama yun. Nati manumbalik from Taipei, si Kwan, Liam Wu. Si Boyet Potenciano ng San Diego, California. Labati natin Gary Man ng Tokyo, Japan. Ha? Si Alex Louis watching from Germany. Ha? Si Arnie Randolph Antonio from Canada naman. Parang nawala na ang issue ng GCTA. Oo, oh, eh, yun na nga eh. Dito, niingas ko gun eh. Dami na natatakban. Burbank, nanonood naman si Noriega Di Makulangan sa Burbank. Ha? Si Paul Mendoza. Si Joel Cruz. Si Joel Diaz. Buenos Diaz, Joel Diaz. Nanonood ba? Si Kaani Lormata Saludes, tsaka si Kaenyang Mina ng mga katropa natin, no? Binabati natin si... Ano to? Si... Sandali, ah. Finish na pala yun. Nabanggit na natin. Pamangkin din ni Joe De Lemos si Abby Mondala. Ba, birthday din daw. Sipin mo nga yung kapangalan pa ni Abby, no? Sino pa ba? Bueno, mga kaibigan, medyo wala na tayong oras, ha? Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sa tiyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi na ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas dito sa bayan ko. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras.
walang nang-aapit. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Salamat po sa lahat ng mga nakinig sa ating pong palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanood sa channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus, siyempre sa mga sumusubaybay sa ating live streaming sa FB at sa YouTube. Sa pangalan po ni Brail, ang ating technical director, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Utorni Chopasio. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tulay.